Pag-usapan natin guys kung pagpapakulong ng isang tao o ng isang respondent kahit maliit lamang ang krimen or small case lamang ang kanyang kasalanan. So ganito yan guys. Kasi kung iniisip mo lang na makukulong na siya, baka nagkakamali ka, no? So ganito ang paraan para makulong ang isang respondent. Kung ang purpose mo naman ay makulong lang na kahit isang araw, dalawang araw o isang linggo, pwede rin. Kahit man yan ay maliit lamang na complaint. So we are speaking about small complaint, small case na mayroon sentensyang hindi lalagpas sa prison correctional or 6 years. Okay? So, maraming kaso ito na maliliit lamang na pwedeng makulong ang isang respondent or suspect. Ganito ang gagawin nyo. Ganito ang dapat gawin natin para makatikip na kalabuso na kahit ilang araw lang ang mga suspect na yan. Okay, ganito. So, may dalawang klase ang pagpapile ng kaso. Yung tinatawag nating hot pursuit na kung saan ang isang kasalanan, ang isang krimen ay hindi pa nakakalipas ng 24 oras or within 24 hours upon reporting to the nearest or the agent of authority or law enforcers, on particular in police, ay pwede niyang arestuhin ang suspect or respondent even kahit ito ay maliit lamang ang kaso. For example, ano bang mga maliliit na kaso natin, no? Yung mga theft, sample theft, other offenses na related sa mayroong sentensya na hindi lalagpas sa prison correctional or 6 years. So kapag yan po ay nangyari, hot pursuit or when the crime is committed within 24 hours reported, so pwede pong arestuhin niya ng PNP, ng police o ng law enforcer ang isang respondent. So bakit siya makukulong? Diba? Ganito yan mga kapatid. Makukulong yan kasi habang pinaprocess yung kanyang settlement, ng kanyang bail, ng kanyang o anumang babayaran niya, anumang dokumento, mayroon siyang complaint, hindi po pwede palabasin niya ng PNP. Okay? So, yung waiting time niya ang makukulong siya. For example, kapag na-arrest siya ng Friday, ng hapon, ng gabi, so, kahit bailable yung kaso niya, kahit maliit lang yan, hindi naman makakapag-bail yan. Bakit? Saan siya magbabayad ng bail? Okay? Sarado yung City Hall, Sridling Hall of Justice na Treasurer. So, aantayin niya na Monday, o, di ba? O, yung mga holiday. For example, holiday, long weekends. Yun na yun. Kasama na yun doon. So, kung ilang oras, kung ilang araw yung mga holidays na yun, doon siya makukulong. After resume na Treasurer, saka siya makapag-bail, o dinakulong siya. F, ganito. Kapag yung small case ay nangyari after 24 hours, saka mo yan ni-report, saka mo yan tig-file ng kaso, never na yan makukulong, kapatid. Never. Iniisip mo na lang yan na makukulong siya. Of course, yes. Kung kompleto ka ng dokumento, pwede ka pang mag-file ng kaso. And the impact is magkakaroon siya ng kaso. Pero, never na yan makukulong kapag maliit na yung tinatawag na kapag maliit na yung kaso, hindi na yan makukulong. Bakit? Alam bakit? Nagbe-bail na yan eh. Open na yun. Dadaan na yun sa regular filing. Regular filing, ang ibig sabihin, yung isang krimen ay nakalipas na ng 24 hours. Iba na ho ang proseso nun. Iba na. Kung ang proseso nung ganito, magpapile ka ng complaint, parang kung magpapile ka nga ng complaint, ang maliit lang, parang talo ka pa eh. Kung gusto mong makulong yung
suspect, no? Talo ka pa. Pero kung gusto mo makasuhan, yung panalo ka doon. Sa scenario, sa sighted na yun, panalo ka. Ganito po ang regular filing. Magre-report ka sa police, kakalapin ng police, mga ebidensya, titingnan, sa sighted. Ngayon, pag kumpleto ka, sasubmit ka ng salaysay. Oh. At after nun, may picture kung ano-ano pang mga kailangan ng mga police. Oh. Ngayon, yung police ang gagawin? Ay, ipon yan. O isusubmit niya ngayon doon sa prosecutor for evaluation. After noon, pag nakita ni prosecutor may complaint, medyo may kaso nga naman, parang mayroong probable cause, gagawa na ngayon yung prosecutor ng subpoena. Isusubpoena ngayon yung respondent. After subpoena, within 10 days, makakasagot yung respondent. I-evaluate again na prosecutor. After ma-evaluate ng prosecutor, mayroong probable cause, may kaso nga, anong gagawin? May docket number na yun, lalagyan docket number. So, may kaso. So, automatic yun. Pag maliit na kaso, may bail recommended yan. So, magbe-bail yung suspect, mag-hearing kayo sa court. So, nakulong? Hindi. Hindi siya makukulong, kapatid. So, kahit magkaroon niya ng final sentence in a long time, sabihin na natin 1 year to 3 years matapos yung kaso. Let's see an example of a physical injury, slight physical injury na may parusang isang buwan na pagkakulong. Do you think hindi makukulong yan? Hindi. Maganda lang pakinggan yung parusang pagkakulong. Pero if the offender is first time, hindi pa rin makukulong niya kahit mapatunayan. Okay? Bakit ko naman nasasabi hindi pa rin makukulong niya? Kapag ang offender natin ay first time at napatunayan beyond reasonable doubt, anong gagawin niyan? Irerekomendayan ng court, irerekomendayan ng fiscal, ng judge. Okay, mayroon kang final sentence ng 1 buwan or 6 months or maximum of 6 years. Malaki-laki na yun, ha? Pero mayroon kang privilege, take note, privilege, kung ikaw ay papasa sa probation. So, gusto kong ipalaganap ang words na probation. Ito po yung ibinibigay sa isang tao na mayroong final sentence na hindi lalagpas na 6 years. Para hindi siya makulong. So, i-release siya kapag pumasa siya sa probation. Take note, ang requirement nito, mayroong final sentence at hindi lalagpas sa 6 years at kailangan ang isang offender ay first time. So, depende sa evaluation ng probation officer kung mapapasa siya o hindi. So, now, kung hindi siya pumasa, kung mayroon siyang parusang 1 month to 6 months o to 6 years, makukulong siya. Pero kung commonly, kung first-time offender naman, absolutely, ma'am, papasa yan. Okay? So, nakulong ba? Hindi. Ginawa mo na ang lahat, napagod mo na ang lahat, no, kung ilang appearance ka sa court, hindi pa rin makukulong. Iniisip mo lang pala na makukulong. So, magpag-isipan yung maigi yung senaryong yan. Nag-isipan yung maigi kung gusto nyo lang talagang ipakulong yung tao. Pero but never mind, makakasuhan at makakasuhan yan. Any person pwedeng mag-file ng kaso, no, kahit kanino. Pero in fact, paano mo siya patutunayan? Okay? Pero paano mo siya patutunayan? Madali ang mag-file ng kaso. Ang mahirap yung magpatunay at ang galawan dyan sa court. So, susundan mo talaga yan. Kung hindi lang matagal, sobrang tagal. Lalo na sa panahon ngayon, i-re-receipt lang ng i-re-receipt yan. Or take note, ang probation ay ina-apply. Kapag may final sentence siya, within 15 days dapat makapag-apply ang isang nahatulan. Kapag nilumampas niya, medyo tagilid yung probation niyo, baka hindi na ma-apply. Kasi nag-lapse na yung tinatawag na 15 days. Ayan lang po yung suggestion ko dyan. So, for other question in this video, probation, how to file a case para makulong,
Pwede po kayong mag-comment para matalakay natin. So maraming salamat po muli. Nagsasabi, ako nga pala si Pulisya ko ang iyong likod. At nagsasabi, hindi lahat po ng kriminalistik ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.